Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang at dakilang pari. Ang salitang pari ay mula sa salitang Latin, sacerdos, a sacred gift o alay na banal. Ibig sabihin, ang mga pari ay nag-aalay ng mga bagay na banal o naghahandog. Kaya sa ating banal na kasulatan, malimit banggitin ang mga saserdote, mga pari. Ang gawain ng pari ay maghandog o mag-alay sa templo. Mag-alay o maghandog sa Panginoon para sa bayan ng Diyos. Ang pari ang tagapamagitan ng tipanan ng Diyos at ng bayang Israel. Sila ang tagapagkasundo, nag-aalay ng sakripisyo upang ipagkasundo ang mga nawalay sa Diyos dahil sa kasalanan o dahil sa paglabag sa tipan. Si Jesus sa apat na ebanghelyo, wala tayong maririnig o mababasang sinabi ni Jesus na ako ay pari. Ngunit sa surat lamang sa mga Hebreo, nabanggit ang pagkapari ni Jesus. Ngunit hindi pa ito yung literal na kahulugan ng pari, kundi sa isang matalinhagang kahulugan. Sa ating unang pagbasa ngayong araw, mga kapatid, binanggit sa sulat sa mga Hebreo na ang bawat saserdote o ang bawat pari ay nakatayo ng lilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Anong purpose ng pag-aalay o paghain? Ano ba yung usual na iniaalay? Hayop, lagunang hayop, siguro ay tupa, o anumang hayop na maaring ialay sa templo. Yun yung gawain ng pari, no, sa lumang tipan, mag-alay sa Diyos para sa mga taong nawalay dahil sa kasalanan. Kaya, pero, yung ating walang hanggang pari na si Jesus, minsan lamang nag-alay. Siya ang paring nag-alay, ngunit hindi dugo ng kordero, hindi dugo ng tupa ang inialay, kundi ang kaniyang sarili mismo. Ganoon ang pagkapari ng ating Panginoong Jesus. Hindi na kailangan ng anumang hayop para ialay, kundi ang kaniyang sarili na lamang. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang huling hapunan, mulit-muli, kung tayo nang diriwang ng sakramento ng Eukaristiya o pagdiriwang ng banal na misa, lagi natin nasaksihan ang pag-aalay ni Jesus ng kaniyang sarili para sa atin. Ang pag-aalay ng kaniyang katawan at dugo para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid, yung pagkapari ng ating Panginoong Jesus, siya mismo ang nag-alay ng buhay, ng dugo ng kaniyang katawan, hindi nakatulad sa lumang tipan. Kaya alam po ninyo, yung pag-aalay na iyon, minsanan lamang, isang beses lamang, pero ito ay nakapagpatawad ng mga kasalanan. Kaya siguro, maganda natin tanungin ang ating mga sarili, paano tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus? Paano tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus? Meron tayong tinatawag na common priesthood of the faithful. Ang pagkapari ay hindi lamang tungkol sa mga katulad naming ordinahan, kundi tayong lahat ay nakatanggap ng pagkapari sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Pagnilayan natin
kung paano na tayo nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Kung siya ay nag-aalay para sa ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ba ay handang tanggapin iyon? Tanggap ba natin yung kanyang ginawang pagtubos sa atin? Naalala ko po yung Ebanghelyo kahapon mula kay San Marcos. Damanggit ko na po ito kahapon. Siguro yung magandang banggitin ko na rin ngayon. Merong nakita si Juan na nagpapalayas ng masamang espiritu. Pero sabi ng Panginoon, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, mulit-muli paalala sa atin, hindi lamang ito para sa atin, sa simbahang Katoliko. Ang ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus ay para sa katubusan ng lahat, sa mga taong kalugod-lugod sa mata ng Diyos, sa mga taong hindi man karapat-dapat, pero dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, natubos din sila. Kaya gaano tayo kabukas sa ginagawang pag-aalay ng Diyos ng kaniyang buhay? May kabukasan ba tayo ng puso at kalooban para tanggapin ito? Ito ay madali lamang sabihin na atin itong tinatanggap. Ngunit, ito ba ay nakikita? Nasalamin ba ito sa ating mga ginagawa at sa ating pagkatao? Kung handa tayong tanggapin ang pagkapatawad ng ating Panginoon, kung handa tayong tanggapin ang ginawa niyang pagtubos sa atin, ipagdasal natin na ito ay makita sa ating sarili, sa ating pagkatao, sa ating mga ginagawa araw-araw. Dumalangin tayo sa Diyos na patuloy niyang buksan ang ating puso, ang ating kalooban sa ginawang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Walang hanggan at dakilang pari.